Leaper Type Project. Ayun, iatago natin o ilalagay natin yung radiator niya sa harapan para bumuka naman siyang stack kuno. Ganun na nga ang gagawin natin. Gagawin natin siyang sleeper type at itatago natin yung mga hoses, radiators, oil coolers sa loob ng fairings. At syempre, ginawan ko ng bracket para may pesto ito sa harapan. So ayun mga kumods, papunta pa tayo ngayon sa paggawa ng pipe para paggawa po tayo ng fittings. Ito. Saan ba yun? Ayan, itong tubo. Ito. Isama natin si Pops Van ngayon. Ayan. Paggawa natin itong tubo para sa radiator niya kasi lilipat natin sa harapan. Ayan, yung radiator at yung mga cooler niya, lahat sa harapan. Pabansin nyo, ayan. So, ayan. Para magmukha siyang sleeper type. Ayan. Kali walang tinatamaan dito. Binutasan ko to para mas mapalamig yung radiator. Ayan. So ito na nga pinapagawan ko ng fittings para sa mga bend niya para hindi tupido o tupi yung hose sa mga bend na tight squeeze siya papasok. At syempre, shoutout na rin kay Kuya F4 ng RPM Muffler Shop dito sa Tugi Girl City, Riverside Corner, Gonzaga Street. Ayos! At sa mga team body. Ito na nga, tapos na nga yung fittings at double, pinapadouble weld na lang para iwas tagas. So ayun mga mods, unboxing tayo sa inner fairings ng Mio Sporty 4 valve. Yo, check namin. Yo, sleeper time! All stop. Mukhang motor. Kasalanan mo to. All yung mga baby. Trigger dulo. Shoutout sa hindi nagsabi. Shoutout. Pataguan na ng karga. Taguan ng feelings. Uy, kompleto. Basta ang uunahin mo dyan eh, ano? Yung sarili. Hindi, yeah, mamaya saglit. Alikulang eh. Ayun! Kompleto siya, pre. Dibdib with bulsa. Ganun yung ano eh. Oo nga, dibdib with bulsa. Sige man, nakasulat doon sana, di ba? Description niya. Ito. Ayun! Ang dami yun. Kudos to the seller! Ayos, Stig! Board. Lagyan natin na walang butas-butas, di ba? All stock. Pitik. Oh, stop! Ayos. Or scam. On good. So, ito na yung itsura niya mga kamods. Ayan. Inayos lang natin yung mga fittings niya. Ayan yung tubo na pinagawa natin. Ito po yung return. Tapos ito naman ginagawa ko sa bend niya. Para itupido yung mismong hose. Magbe-bend po rito. At papunta po sa makina. Ayan. Nai-fit na rin natin sa harapan. At kakat na lang natin yung bagong bili natin na inner fairings. Isang gamit kong susian is yung pangsol. Ayan. So, yun na nga. Kumanda na rin. At lagyan ko na rin ng coolant. Ngayon, chinecheck ko kung may tatagas ba sa mga fittings na pinagawa ko. Ayan. So, as of now, okay naman. At ito yung tsura niya. All goods to siya. Supat na lang natin yung mga fairings at isasara na natin kung may tatamaan ba. Kung may tatamaan, adjust. At kompleto pa rin yung mga ilaw, yung mga ibang wires, nag-rewire tayo para i-reroute natin yung pupuntahan niya pagpunta sa harapan. At yung busina, nilagay na rin natin, ginawa natin ng bracket para mailagay sa gilid. Ito yung hose ng return. Sa baba naman yung papunta sa block. So ito na mga kamods, nakabit na rin natin yung mga hose niya. Ayan. Fittings na lang din. Yung bagong inner fairings, kinakat ko para mailagay yung reservoir. Ayan. Ganyan magiging itsura niya. Ang lalabas na lang is ito. Then, all good. Tatakpan na natin lahat.
hanggang sa mismong head. Ayan. Ito po yung harapan niya. Ayan, pantay na pantay. At yung host niya, ito po yung return. Sa itaas, ayan po yung return. Galing pa sa block, ibubuga ng mismong water pump, papuntang block. At ito po yung return, papuntang radiator. Ito. Tapos, papasok rito, pababa. Papalamigin niya. At kapag na-reach niya yung certain temp, around 55 degree, magkikick in yung sensor niya na sasabihin sa fan na under na siya. Taguan ng karga. Wave 125, 180cc. Charan! So, ito na yung update ng sleeper type natin na 4 bulb. Ayan, naitago na rin natin yung radiator niya sa harapan. Water-cooled pa rin, syempre. Pero, wala pa yung ilaw kasi pinipinturahan ko pa yung lens niya. Pinturahan ko lang ng itim para stealth mode. Ayan. Papansinin. Ayan. Mukha na siyang parang walang karga. Kunwari. Ayan. Siyempre, sisual, stock pipe pa rin. Ayan. Tapos, naghahanap pa ako ng fan cover. Para kahit pa paano, is magmukha talaga yung stock. Balik natin yung fan niya. Ayan. Titignan sa loob. Ayan yung mga fittings niya. Hose, ayan. Fit na fit. Buo. And gumawa ako ng mga panibagong bracket para mailagay na maayos para hindi gumagalaw. Ayan. Ito na yung sleeper type 4 valve. All stock. Kunwari. Ayan. Actually, hindi naman kailangan butas-butasan to. Pero, syempre, daily use siya. Kaya binutasan ko para pasok pa rin yung hangin. Nag-order na rin tayo ng bagong fairings para kabit natin na hindi nabutasan. Pero ang pogi kasi tignan na may butas. Ang cool. Ayan, hindi ko pa tinurilyo to para ipakita sa inyo kung ano itsura niya sa loob. Ayan. Ito yung CDI selector. Dual band. Race mode and touring mode. Sa ata. Ayan. Tago na rin. Siyempre, same pa rin yung cooling effect niya dahil ayan, binutasan natin ayun yung nakakonect pa rin yung fan sa radiator niya. Fit na fit po yan sa loob. Ginawa natin yung panibagong bracket. Ayan. Tapos sa Sunday, subukan natin mag-breakfast ride at ibiyahe natin. Kung kamusta naman ang cooling niya. Kung same pa rin ba nung nasa harapan or mas malamig ngayon dahil nasa labas na yung radiator natin. At babangga na siya sa hangin. Ayan. Ayan. Stock pipe. Retubo. Stock pipe chambered. Stock chambered. Ayan. Yan pa rin pa yung gamit ko. Daily. Stock pipe. 4 valve. Ayos. MTT spec. MTT cam. Yan. Gumamit din tayo ng ano. Panggilid ng salty. At syempre naka-stock airbags. Ayan. Pagkita natin. Ayan. Big carb stock airbags.
Hawakan natin yung reverb. Kaya rin patakbo yun. Napakatahimik. Ayos! Ingat-ingat lang kasi one-handed driving. Yun. Subukan din natin siyang top speed. Meron ako video dito eh. Na-video ka na rin siya. Isama ko na lang dito sa video na to. Kung hindi man ako maka-top speed this coming Sunday or this breakfast ride dahil kasama ko si Mrs. Yung old video na lang ang ilalagay ko. Panoorin nyo lang isa, ilalagay ko dito. Ayan. Stuck po lahat yan. Ayan. Stuck din yung cable niya. Stuck ang speedometer at stuck yung cable. Makikita nyo naman yung takbuhan niya. Hindi katulad ng mga ano, fake na speedometer gear is konting piga lang o rev is tatakbo na agad. Umabot na agad ng 60, mga ganyan. Subukan din natin sa susunod i-GPS top speed. So, ayos!